Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon po ang aking pong tuturo is how to calculate the sum of an arithmetic sequence. So ipipresent ko po kung paano po gamitin yung dalawang formulas step by step. Sa video po na ito ay magpipresent po ako ng different examples. So number 1, find the sum of the first 25 terms of an arithmetic sequence 3, 7, 11, 15. Second, find the sum of the odd integers from 1 to 100. Third, find the sum of the first 30 multiples of 6. At diagdagan ko na rin po ng problem solving about sum of an arithmetic sequence. So number 4, the sum of the first 10 terms of an arithmetic sequence is 530. What is the first term if the last term is 80? And the fifth one, the third term of an arithmetic sequence is negative 5. And the sixth term is 7. What is the sum of the first 10 terms? Pero bago ko po i-present kung paano po i-solve yung different problems, click lang po muna ang like. At kung bago ka po sa aking channel, click po yung subscribe and notification bell upang sa ganun kung mayroon ka pong katanungan, comment mo lang po sa comment box. At kapag ako po ay nag-reply, manonotify po kayo sa aking reply. Okay, so for number 1 problem or question, find the sum of the first 20 terms of an arithmetic sequence 3, 7, 11, 15, and so on. Okay, so there are two formulas na pwede nating gamitin para ma-solve po yung problem na yan or yung question na yan. Pero ano nga po ba ang ating gagamitin sa dalawang formulas po na yan? So depende po sa given. So ito po yung ating sequence. 3, 7, 11, 15. So mula po dyan sa ating sequence na yan, ay kukuha po tayo ng given. Ano po? So, ano po yung given natin kukunin? Yan po yung nasa mga formula. Ano po? So ang ating pong hinahanap o tinatanong ng problem, the sum of the first 20 terms. Kaya, sum of 20. So, S of 20. So yan po yung ating hahanapin, kaya question mark po. And then, pareho po sa formula, ang kailangan po natin dyan ay a sub 1 or yung first term. So sa ating pong sequence, ang first term po natin ay 3. Ano po? So 3, 7, 11, 15, and so on. So lagay po natin 3. And then, yung ating pong n, so yun po yung number of terms. So ilan po yung terms dyan? Since find the sum of the first 20 terms, so yung 20 na yan, that is the number of terms. And the last one is the common difference or D. Okay, so saan po ba natin kukunin yung common difference? Ito po sa ating sequence. So, you're going to subtract the two terms from right to left. So, 15 minus 11 is 4. So, yung D natin is 4. So, mula po sa given na yan, ano po yung ating gagamitin sa dalawang formula? Okay? So, ang gagamitin po natin ay yung first formula. So, ito po. Hindi po natin pwedeng gamitin itong second formula kasi ito po sa second formula, mayroon po siyang a sub n. Yan po yung last term. Sa sequence po, hindi po given yung last term. Ano po? Ang nakalagay lang po dyan ay 3, 7, 11, 15. So, hindi natin alam yung last term. So, hindi po natin pwedeng gamitin dyan yung second equation. So, mula po sa given, substitute po natin dito sa ating first formula para ma-compute po yung sum. So, yung S sub n po dyan, that is the sum of 20 terms. The next, n over 2, ang n po natin dyan ay 20, so 20 over 2. And then, yung bracket po natin, then 2, at yung ating A sub 1, ano po yung A sub 1 natin? 3. Okay, so 2 times 3. Since 2 A sub 1, meaning to say, 2 times A sub 1, so 2 times 3, then plus, yung parenthesis, ano po yung n natin? Ang n po natin dyan ay 20. Okay? Minus 1. And then yung d po natin, common difference, ito po ay 4. Okay, so if you notice, lahat po yan ay numbers sa right side of the equation. Pag simplify natin, makocompute natin yung sum of 20 terms. So ano po dyan yung ating simplify? Pwede na pong isimplify yung 20 over 2, which is 10. And then yung 2 times 3, pwede na rin isabay, 6. Plus, subtract po muna itong ating 20 minus 1 nasa loob ng parenthesis, which is 20 minus 1 is 19 times yung common difference na 4. And then next, ano pong next natin dyan ay ko-compute po muna?
yun po munang nasa loob ng bracket, yung 19 times 4. Okay? So, 6 plus 19 times 4 or 19 times 4 is equal to 76. Okay? And then, i-add po natin, what is 6 plus 76? That is equal to 82. And 10 times 82 is equal to 820. So, yung S of 20 natin, yan po yung the sum of 20th term is 820. Yun po yung sagot dun sa tinatanong ng problem na find the sum of the first 20 terms. Okay, so for number 2 question or problem, find the sum of the odd integers from 1 to 100. Okay, so yung dalawa pong nating formula ay pwede pong gamitin sa problem or question na yan. Ano po? So ituturo ko po kung paano po gamitin yung dalawa na yan sa isang problem po na yan. Okay? So ang given po natin, odd integers from 1 to 100. So ano po ba yung mga odd integers? Yan po yung 1, 3, 5, 7, and so on. Yung mga numbers for integers na hindi po pwedeng i-divide ng 2. Ano po? Okay. So, mula po dyan, identify po natin yung given. So, ang ating pong a sub 1 or first term ay 1. Lagay po natin. Ang ating pong n or number of terms ay ano po? So, actually sa 1 to 100, kalahati po dyan ay odd integers at kalahati po dyan ay even integers. Ano po? So, ang kalahati po ng 100 ay 50. Yun po yung odd integers. At yung 50 naman po, yun naman po yung even integers. Okay? So, ang n po natin ay 50. And then next, the common difference. Ang common difference po dyan ay 2. Since if you subtract from right to left, yung ating pong term 7 minus 5 is 2. So, lagay po natin 2. So, ang hinahanap po dyan ng problem is find the sum. So, a sub n natin is question mark. Yan po yung hahanapin natin. So, ituturo ko po yung unang formula kung paano po isolve yan. Okay, so a sub n is equal to n over 2 times 2a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, so a sub n, since 50 yun na terms, kaya a sub 50. First 50 terms, okay? And then, yung ating pong n over 2, ang n po natin ay 50, kaya 50 over 2 times 2. Then, yung a sub 1 po natin ay 1, so 2 times 1 plus yung ating pong n dyan, sabi natin kanina ay 50, kaya 50 minus 1. And then, yung ating pong d, common difference is 2, so times 2. So, simplify po natin. Ito, unahin po natin itong 50 minus 1, pero pwede na pong isimplify yung 50 divided by 2, which is 25. And then, yung 2 times 1 is 2, plus 50 minus 1 is 49, then yung 2, so times 2. And then, simplify po natin ito, 49 times 2. What is 49 times 2? That is 98. Okay, and then, i-add po muna natin yung nasa loob ng bracket. So, this will become 2 plus 98 is 100, so times 100. 25 times 100 is equal to 2,500. Okay? So, ito po yung hinahanap ng problem na the sum of the odd integers from 1 to 100. Okay? So, how about ito pong second formula ang ating pong gagamitin? So, a sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. So, yung again, a sub n natin is a sub 50 is equal to. Yung n po natin dyan ay 50, sabi po natin kanina kasi 50 terms. So, 50 divided by 2 times. Ang ating pong a sub 1 yan, first term ay again 1 plus. Ano po yung ating last term dyan? 1, 3, 5, 7. So, actually, yung ating pong last term dyan, ang pinakang dulo po ng add integers from 1 to 100 is 99. Kasi yung 100 po ay even. So, di na po pwedeng sumobra ng 100. So, yung 99 po, yun po yung last na add integer. So, ipa-plus natin yung a sub n na last integer, which is 99. Okay, simplify po natin itong 1 plus 99 at pwede na rin pong isimplify yung 50 divided by 2. So, 50 divided by 2 is 25 times 1 plus 99 is 100. And again, 25 times 100 is 2,500. So, pareho po yung ating nakuha kahit magkaiba po yung ating formula na ginamit.
So the sum of the integers from 1 to 100 is 2,500. Okay, so for number 3 problem or question, find the sum of the first 30 multiples of 6. So again, alin po kaya dyan yung ating gagamitin? So depende po sa given. So ano po yung ating sequence pag sinabi pong the sum of the first 30 multiples of 6? So yung say multiples of 6, mag-start po tayo ng 6. So 6, 12, 18, 24. Parang skip counting by 6. Ano po? Or yun po yung mga number na pwedeng i-divide ng 6. So yung first 30. So mag-start tayo ng 6 kasi yung 6 pwedeng divide sa 6. Then next 12, 18, 24. So and so on. Ano po? Okay, so based po dyan, hindi po natin pwedeng gamitin itong second formula natin kasi hindi po natin alam yung last term. So ang gagamitin po natin dyan ay yung first formula. Ano po? So mula po dyan, sa ating given na sequence, ang a sub 1 po natin ay, ito po, first term natin ay 6. And then yung number of terms natin, given po, 30 multiples of 6, kaya 30. And then, yung ating pong common difference, since multiples of 6, so ibig sabihin ang pagitan o yung common difference dyan ay 6. Or just subtract the two terms, 24 minus 18 is 6. 18 minus 12 is 6 and 12 minus 6 is 6. Ano po? So ang hahanapin po natin dyan ay S sub 30 or the sum of the first 30 terms. Okay? Compute po natin using the first formula. Okay, so substitute po natin S sub n, that yan po yung S sub 30. And then, n over 2, ang n po natin dyan ay 30, kaya 30 divided by 2 times 2 times A sub 1. A sub 1 po natin ay 6, so 2 times 6 plus yung ating pong n kanina is 30, so 30 minus 1 times d natin, common difference, ito po ay 6. Okay, so simplify po natin, 30 divided by 2 is 15. Times 2 times 6, simplify na po natin, is 12. Plus, what is 30 minus 1? 29 times yung 6. Okay? So, ito po munang simplify natin. What is 29 times 6? That is 174. And then, i-add po muna natin yung 6 plus 174. That is equal to 180. And 15 times 180 is equal to 2,700. So, sasagutin po natin yung tanong ng problem. The sum of the first 30 terms, or yes, 30 multiples of 6 is equal to 2,700. Okay, so how about this number 4 problem? The sum of the first 10 terms of an arithmetic sequence is 530. What is the first term if the last term is 80? Okay. So, itong formulas po natin na ito, ay isa po sa kanya ay pwede po natin gamitin. Pero ano po ba yung gagamitin natin yan? Tingnan po natin yung ating pong given. So, S sub 10 po natin. Bakit S sub 10 po? Kasi 10 terms. Ano po? So, first 10 terms. So, ano daw po yung nakalagay po dyan? Sum of the first 10 terms is 530. Kaya 530 po yung sum ng first 10 terms. Ano po? And then, next, ano po yung a sub 1? Yan po yung hinahanap ng problem. What is the first term? So, yan po yung question mark natin. And then, yung ating pong a sub 10, last term po natin ay 80 given po. And then, yung number of terms po natin, yan ay first 10 terms, kaya 10. So, ano yung gagamitin natin sa dalawang formula based po sa ating given? Okay, so at ang ating pong gagamitin dyan ay ito pong second formula. Ano po? Kasi yung first formula ay wala pong o kailangan po natin ng common difference. So wala pong given dyan na common difference. Ano po? Hindi po natin magagamit yung first formula. Okay, gamitin po natin itong second formula. S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. So yung a sub n po natin, yan po yung sum, given po kasi yung sum, kaya ilalagay po natin yung sum na niya, which is 530. Okay? Yan po yung S sub 10. Is equal to, ang ating pong n ay given, which is 10, kaya 10 over 2 times,
Yung a sub 1 ay yan po yung hinahanap natin, question mark, kaya ilagay po natin dyan ulit a sub 1. Plus, ang ating pong a sub n, yan po yung last term. Ano po? So, ano po yung last term natin? Yun po yung dulo. Ang given po yung last term dyan, which is 80. Okay? So, paano po i-simplify yan? Ito po muna, 10 divided by 2 is 5. Times a sub 1 plus 80. Okay? Ang next po natin dyan ay i-distribute po natin yung 5 times a sub 1 plus 80 by distributive property. So, 5 times a sub 1 is 5a sub 1 and then plus yung 5 times 80 which is 400. And then, to solve for a sub 1, ilipat natin yung 400, isama natin sa 530. So, 530 plus 400 siya dun, paglipat sa kabila, magiging minus 400. Is equal to 5a sub 1. So, itas po natin. 530 minus 400 is 130 is equal to 5a sub 1. Okay, so para mahanap po natin yung a sub 1, may kasama pong 5. So, i-divide po natin ng 5 sa both side of the equation. And then, cancel po natin yung 5. So, matitira po dun sa right side is a sub 1 is equal to 130 divided by 5 is 26. So, yung a sub 1 po natin is 26. Yan na po yung hinahanap ng problem na what is the first term. A sub 1 is the first term. Okay, so for number 5 problem, the third term of an arithmetic sequence is negative 5 and the sixth term is 7. What is the sum of the first 10 terms? Okay, so medyo mayroon pong sagutan ito ng mga bata. Pero padadalin po natin. So since first 10 terms lang po yung hinahanap, illustrate po natin yung ating problem para maintindihan po natin. So, maglagay po tayo ng 10 blanks para sa 10 terms. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, yan po ay mula a sub 1 hanggang a sub 10 para po sa 10 terms. So, ayon po sa problem, ang third term daw po ay negative 5. Kaya, a sub 3 is negative 5, lagay po natin. At yung 6th term ay 7, so a sub 6 is 7. Okay, so yan lang po yung given. Okay, paano po natin makukuha yung sum ng first 10 terms? Ay kailangan po natin ng a sub 1 sa sum ng formula, sa formula ng sum. Okay? So, para makuha po yung sum, kailangan po muna nating makuha yung common difference. Pag nakuha po yung common difference, and then makukuha na rin po natin yung first term or a sub 1 dyan. Ano po? So, paano po natin makukuha yung D or common difference? Ito po yung ating gagamitin na formula. Ito po yung n term of an arithmetic sequence. So, mula po dyan sa ating formula, ito po muna ang ating gagamitin. Iset po natin na yung a sub 3, yung negative 5, gawin po nating first term or a sub 1. So, ang kasunod niya ay a sub 2, a sub 3, at ito pong a sub 6 na given na 7 ay gawin po nating fourth term or a sub 4. Okay, so mula po dyan, sa sequence na yan, kukumpute po natin yung common difference. So ang unknown po natin dyan ay D, common difference. So yung a sub n po natin dyan, yung last term po natin dyan ay 7. Ano po? So, lagay po natin 7. At yung first term natin, yung isa, yung a sub 1, yan po yung negative 5. At yung number of terms po natin, since ang 7 po ay a sub 4, kaya 4 po yung n natin or number of terms. Okay, substitute po natin sa formula. Ang a sub n po natin ay 7. So, 7 is equal to a sub 1 is negative 5 plus n po natin ay, ang n po ay 4. So, 4 minus 1 times d. So, yung D po natin, yan po yung hahanapin natin, kaya question mark. Kaya ilagay po lang po natin D. If you notice sa ating equation, D na lang po yung ating variable. Pag sinimplify po natin, makukuha po natin yung D or common difference. So, this become 7 is equal to negative 5 plus, simplify po muna natin yung 4 minus 1 is 3 times D, kaya 3D. And then, ilipat po natin yung negative 5, isama po natin sa 7, kaya 7 negative 5 pag nilipat magiging positive, kaya plus 5 is equal to 3D. Taas po natin.
7 plus 5 is equal to 12. Is equal to 3D. Since D po yung hinahanap natin, may kasamang 3, kaya i-divide po natin ng 3 yung both side of the equation. So, cancel D. Ang matitira po sa right side ay D is equal to 12 divided by 3 is 4. So, yung ating pong D or common difference is 4. Okay, so since nakuha na po natin na yung common difference po natin ay 4, makocompute na po natin yung A sub 1. So, para makompute po yung negative 5 na A sub 3, ima-minus natin yung 4 na common difference na nakompute natin, kaya minus 4. So, negative 5 minus 4 is equal to negative 9. Yan po yung kasunod niya na A sub 2. And then, for A sub 1, negative 9 yung A sub 2, kaya negative 9 minus yung common difference na 4. So, negative 9 minus 4 is equal to negative 13. So, meron na po tayong A sub 1 na negative 13. Okay, so i-compute na po natin yung sum. Meron na po tayong first term. Okay, so ito po yung formula ng sum. Magpapanibago po tayo ng given. So, ito po yung kailangan natin para makuha po yung sum. Ang first term na po natin dyan ay ito, yung negative 13. Yung n na po natin, number of term or terms is 10. Okay, yung a sub 10 kasi or first 10 term, kaya n is equal to 10. And then, yung common difference po dyan, yung na-compute natin kanina na 4. Okay? So, ang hahanapin natin ay first 10 terms, kaya a sub 10. Okay? Solve na po natin. Substitute po natin sa ating formula. So, a sub n is equal to a sub 10. First 10 terms is equal to n over 2. Ang n po natin ay 10, kaya 10 divided by 2 times 2 times. Ang a sub 1 po natin is negative 13. So, 2 times negative 13 plus yung n po natin is 10, number of terms, minus 1 times yung d po natin, common difference, given 4. Okay, so compute po natin sa taas. A sub 10 is equal to 10 divided by 2 is 5 times 2 times negative 13 is negative 26 plus 10 minus 4 is 9 times 4. Okay, so ang i-compute po muna natin dyan ay yung 9 times 4. So, 9 times 4 is what? 36. So, plus 36. And then, i-add po muna natin yung nasa loob ng bracket. So, negative 26 plus 36 is positive 10. So, 5 times 10. And 5 times 10 is equal to 50. So, the sum of the first 10 terms is 50. Okay, so salamat po sa inyong panood. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. So don't forget to like and subscribe for more video lesson.